Okay, so welcome back sa Decree natin. So dito na tayo. So ito yung electric motor natin. Malaki siya. See? Okay. So of course, mayroon siyang pump. So yan ang slewing gear natin. Yung mag-ikot sa crane. Okay, yan. Yan. Tapos doon, mayroon tayong parang spring yan, makita. So actually, spring siya para sa brake yan. Brake yan sa hoisting natin. So kailangan may brake yan kasi pag may load yan, dapat may naka-counterbalance yan, maka-big brake yan. Okay. So, dito sa loob, makita mo may malaking drum. Hindi lang masyadong makita, no? Okay, pa yan, yan, yan. Okay. Malaking drum yan. So, yung malaking drum, yan ang drum para sa kable ng hoisting. Okay? Of course, big in diameter yung kable ng pang-hoisting. At saka sa itaas naman, may drum yan. Maliit na drum na. Okay, so yan ang pang-locking. Okay, so ang kable yan is smaller ang diameter compared to your hoisting na kable. Okay, so yan, ganyan. Okay, so dito may mga pang-emergency tayong solenoid yan. Halimbawa, nagkaroon ng emergency, kailangan matanggal ang brake sa hoisting. Okay, sa hoisting at saka yung may L yan para sa looping yan. Okay, so ganyan. Of course, mayroon tayong mga tinatawag na mga motor, hydraulic motor, star motor. Yan. Ganyan. Okay, yan. Of course, yun ang nagdadala sa hoisting natin. At saka, of course, sa taas naman, may mga hydraulic motor na dahil doon. Of course, para sa looping. Okay, so yan. So, sa mga pipes nito, sa mga kabling-kabling ito, mga parang rubber, diyan dumadaan talaga yung mga hydraulic oil natin. Diba yung sa video natin sa una, ipakita ko sa inyo yung tanki sa hydraulic. So, pag andar ng electric motor natin, yon automatically mag-circulate na yung mga hydraulic niya at sa kung saan-saan pupunta na yan. Okay. So, dito naman tayo sa responsible pagpaanda ng mga electrical system natin at sa kamoto. So, yung starter panel natin. So, medyo masikip-sikip, no? May kasi na access pa papuntang taas eh. Okay, silipin natin yung laman ng starter panel. Okay, so sisilipin natin ang laman. Oops, okay, dito. So, actually, simple-simple lang tingnan, lalong-lalo na sa mga magagaling talaga sa electrical. So, ito, the main breaker natin. Okay, 225 amperes to. So actually, supply natin ito is 440 volts. So mayroon tayong circuit breaker dyan na para sa fan cooler motor, mga magnetic contactor, of course, overload relay, o, ganyan. At saka yun, may timer tayo. So timer na yan is of course para sa Y delta natin. So dito yan makita sa baba. Okay? Okay, so klarong-klaro, di ba? Y delta. So paano mo malaman kung yan ang Y? Simple-simple lang, yan. Parang McDonald, kitang-kita mo talaga parang McDonald. Yan ang Y contactor. Okay. Of course, mayroon tayong mga may delta at saka mayroon tayong main contactor. At saka yun na yung supply natin. At saka of course, transformer. May transformer kasi dito kasi may mga components dito na kailangan ng mababang voltage, hindi 440. Halimbawa, 100 volts to 20, pag ganun. Okay? And of course, mayroon din tayong mga fuses dito para sa mga control-control natin. Okay, so ganyan siya sa panel board natin. Tapos, may tinatawag tayong bypass switch. So actually, gagamitin mo ito pag yung boom natin or jib natin ilagay na sa rest position. So ibig sabihin, tapos na ang operation. O, kailangan mo nang i-secure yung crane natin. So, pag ilagay mo yon dun sa rest position niya, mag-alarma siya. Kasi, umaabot din siya sa limit niya na papuntang baba. Okay, may ano yan, may sensor dyan, may alarma dyan. So, parang maiwasan yung sensor na yan o alarma na yan, dito, may switch dito from normal, i-bypass mo para mawala yung alarma na yan. Okay? Okay, so dito tayo sa bandang likod, okay?
mayroon din tayong limit switch yan. At saka of course sa mga bankroller sa Slack natin. At saka doon makita mo yun, may parang box. So yan, nakalagay lahat ng mga limit switch dyan. Limit switch sa loafing, limit switch sa wasting. So sa loob na box na yan. Okay? So ganyan siya. So balikan ko no. Ito yung drum para sa loafing. So kung tingnan mo, yung kable niya maliit at saka yung drum niya hindi masyadong maliit. Okay, ganyan lang. Tapos dito sa baba, yan. Ito na yung para sa hoisting natin. So malaki talaga ang diameter ng kable at saka malaki yung drum niya. Okay. So, di ba? Baka magtaka tayo kung bakit iikot yung crane. Pero ano ang nangyari? Bakit hindi magano? Hindi mabuhol-buhol o hindi magkaroon ng problema sa wire na galing supply sa main switch board? Ito 'yon. Itong box na 'to, ito ang tinatawag na slip ring. Sa loob yan may slip ring. Diyan nakakonek yung power supply galing sa main switch board papunta dito. So makita mo dalawang box. Yung malaking box sa baba at saka sa taas. Yung baba, stationary box yan. Okay, stationary yan. Yung sa taas, yun ang mag-iikot-iikot doon. So, contact lang, contact point lang talaga. So, parang ring siya, mag-ikot-ikot lang ang contact doon. So, kaya, hindi magkabuhol-buhol yung wire natin. Okay? So, baka magtataka yung iba. So, ganyan, kasimple yan. So, isa sa mga maintenance natin yan, buksan yung box na to. Tingnan kung properly secured, saka may proper contact pa rin yung mga ring yan sa loob. Okay? So, slip ring ang tawag yan. So, ganyan yan, kasimple. Okay? Okay. Tapos, minsan, bakit mag-ikot? Yan. Dito, may tinatawag yung slewing gear. So, yung mga gear na ito, ito ang responsible na mag-iikot-ikot yung crane natin. Okay? So, ikot siya going to right, ikot siya going to left. So, yan. At least may makuha na tayong mga simple na idea. Okay, so ganyan. So, mamaya, ipakita ko nyo ang actual na boom up, hook up, down, or hoisting, looping, and slaving. So, wait for the next video. Thank you and babu! Thank you. Like and share.